sa panahon na sunod-sunod ang sandali, pero talagang nabubuhay ang mga tao sa panahon na yun. Naalala ni Marcel yung isang lugar sa Dalmatia na may mga makikitid na sapa, at habang naglalakad ka sa makikitid na sapa, malinaw ang hangganan ng sapa. Ano bang sapa? Isang ilog na maliit at makitid. Yung ilog ay malawak. Kaya nasa isang lugar si Marcel na maraming mga sapa. Habang tumitingin siya sa sapa, makitid, malinaw ang mga hangganan. Pero pag tumingala ka sa bawat sapa, sabi niya, makikita mo ang dagat. Isang dagat na hindi mo alam kung saan ang hangganan, na malawak at malalim. Ganun rin kung meron kang konsepto, parang tumitingin ka sa isang sapa, pero kung ipasok mo ang konsepto sa meron, parang tumingala ka at nakita mo ang dagat na malawak at malalim. Pero doon tumutungo ang sapa, kaya doon tumutungo ang konsepto. Hindi baliwala ang konsepto. Ang konsepto ay may talagang sinasabing malalim, pero kailangan ka pa rin tumingin, kailangan mo pa rin danasin, kailangan mo pa rin alamin yung talagang nangyayari. Kaya nga, ito ay isang huling metaphor ni Marcel ukol sa pagpasok ng konseptong puro at parang nasa labas ng panahon. Kung ipapasok mo sa daigdig ng talagang nangyayari na may sunod-sunod na sandali na bumubuo sa panahon, parang lumabas ka mula sa makitid na sapa at tumingin ka sa malalim at malawak na dagat. Meron kang masasabi na hindi mo masasabi sa Latin. Iba ang nuance. May isang natatanaw na parang maliit lamang, pero napaka-importante ang dating. Umiiba ang karanasan. Kung gagamitin mong ibang wika, ang katotohanan na nakita mo, makikita mo pa ang katotohanan, kasi ang katotohanan ay totoo pa palagi. Pero maaaring magkaroon ng ibang nuance na mahalaga. Kailangan gamitin ang sariling wika upang mabuksan ang posibilidad, ang potensyal sa pag-uunawa na nakatago, hindi gano'ng nakatago, pero taglay ng wikang Filipino. Palaging inatatanong sa akin, ano ba ang meron? Yan ba ay translation ng being? Meron pa raw isang teacher na sinabi na Father Ferreros translates being as meron. Kaya sa simula ay ibig kong paliwanag, hindi yan isang translation, hindi yan isang pagsasaling sa isang Ingles o sa kung ano mang wikang kataga. Meron akong naranasan, nakita na, sa palagi kong nakikita ng lahat ng tao, kaya hindi ito isang espesyal na pag-uunawa na tumalab sa aking mahiwagang paningin. Pero isang ordinaryo at importante at pang-araw-araw na karanasan, you know? Na maaari kong magkaroon ng maraming kaisipan, maraming ideya, pero kung tatanungin ko sa aking sarili, talagang totoo ba yan? Kikita ko na yun ang pinaka-importante tanong sa lahat, talagang totoo ba? At kung pinag-ibig ko talagang totoo, na kaya kong malaman na talagang totoo, at yung pagkaya kong kalaman na talagang totoo, hindi isang ideya, hindi isang konsepto, pero isang kilos, nalalaman ko sa isang kilos ng aking pagkatao na inaamin ko, kinikilala ko, inaangkin ko na talagang totoo
Chupagan che non è in visa un concetto, però è Santa Nagan. Pagkilala at pagangkin sa talagang nangyayari. At kaya kasabay noon pagangkin na natural sa akin, likas sa akin na hanapin ang talagang totoo. Hindi basta magagandang ideya, hindi basta nakakasindak, nakaurkarunungan, pero yung talagang nangyayari, yung talagang totoo. Sa wikang Filipino, paano ba itong pag-amin, pag-angkin sa talagang totoo? Nakita ko na walang salita kasi hindi kayang sabihin. Halimbawa, kung sabihin ko, magandang bahay, isang ideya lamang yun ang magandang bahay. Matalinong tao, isang ideya lamang yun, isang konsepto. Pero sabihin ko, maganda ang bahay mo. Sinasabi ko, may talagang nangyayari. Talagang maganda ang bahay mo. Talagang totoo na maganda ang bahay mo. Pero walang salita. Mamaring sabihin, sa English sabihin, your house is beautiful. Ano yung is? Walang is kasi yung tunay na is ay hindi masasabi. At sa Filipino, mulat kami na hindi masasabi, kaya hindi namin sinasabi. Basta maganda ang bahay mo, ang buong balangkas ng usapan. At kung sakali sabihin ko, taong matalino, isang ideya lamang yun. Pero kung sabihin ko, taong matalino, ikaw, sa mismong struktura, sa mismong balangkas ng salita, may pagbigkas sa talagang totoo, sa talagang nangyayari. Yun ang unang nakita ko na hindi sinasabi kasi hindi maaaring sabihin. Pero maya sa talakayan, meron ba isang salita na talagang maaaring sabihin na sinisimbolo ang hindi masasabi? At nakita ko yun ay meron. Meron akong ideya ng isang anak ko at meron yung kaibigan ko may ideya ng anak niya. Anong kaibahan? Wala akong anak siya, meron siyang anak. Kaya ang kaibahan ay hindi isang ideya, pero isang talagang pangyayari. At yung simbolo na yun ay isang talagang pangyayari, yung salitang meron. Meron siyang anak. Talagang totoo, talagang nangyayari ang kanyang anak. Pilosopiya namin, maraming bagay na nakalagda na kailangan mong memoryahin. At ako naman, nakita ko, maaari kong memoryahin ito na automatic. Maaari ko naman memoryahin kasi nakita ko na unawaan ko. At kung isan ang nakita ko iba sa nakalagda. Pero kailangan ko mag-isip, kailangan ko aminin na iba na aking nakikita. Iba nga ang aking nakikita. O kagaya na nangyayari na mas madalas. Na madalas ang nakukuha ko sa aking pag-iisip ay ang pagmumulat na hindi ko alam. At sa pagmumulat na hindi ko alam, kailangan kong aminin na hindi ko alam. May tentasyon kung minsan nabuhuin ang hindi pa buo upang may maisagot sa teacher. Pero sinubukan ko palaging labanan yung tentasyon na yun. At aminin na hindi ko alam yun. Pero kung ang hinahanap ang katotohanan, ang importante ay totoo ba ito? Kung totoo ay hindi importante kung sino. Sabi ni Santa Teresa de Avila, kung kahit na ang demonyo magsalita ng katotohanan, tatanggapin ko sapagkat katotohanan, hindi sapagkat demonyo ang nagsalita. Pero hindi automatic na kung meron siyang gustong katotohanan, magiging philosopher na siya, kailangan na talagang itaya ang kanyang sarili. At sa palagay ko, hindi lamang tapat sa filosofiya, pero sa mga taong nakasangkot sa buhay ng isang tao. Halimbawa, kung ikaw teacher, hindi lamang tapat sa filosofiya, pero tapat sa mga estudyante mo na mayroon ka responsibilidad na tulungan silang gumising sa kanilang talino, sa kanilang kakayahan ng filosofiya.
turuan silang, tulungan silang gumising sa kanilang mga pagkukulang at sa kanilang mga galing sa pang-filosofiya. Kaya hindi lamang tapat sa filosofiya, pero tapat sa mga taong nakasama at kasangkot sa pang-filosofiya. Lundagin mo, baby, lumundag ka na sa tubig. Huwag ka na magkaroon ng diskusyon na dapat kang lumundag sa tubig, dapat kang maglamoy sa tubig.